So mga kasingkit, tawag doon. Yung piston ring settings ko, ganito sa akin yung ginagawa ko. So ito yung front. Yung front, yung sinabi ko kanina. So yung first gap, dito ko siya, dyan. Dito. Tapos yung second, iyon. Ito guys, yung second, ito siya, ito. Dito naman siya nakatapat. Ayan. Tapos yung last, ay yung first, doon rin siya. So ganyan siya guys. Ito yung di, kahit pwede rito, pwede rin hanggang dito. Huwag lang doon. Huwag lang doon tsaka huwag dito. Mga kasingkit, tapos na tayo sa crankshaft, paglagay ng crankshaft. So ayan guys, yan mga kasingkit yung ano, yung nilagay natin na crankshaft. Ito, ito, si Gunyal. Ayan. So check ulit natin, yan yung mga numbers nya. Yan, number 1 blurred. So ayan. Parang mahina yung ano ko ah. So ayan guys, yan. Number 1, tas number 2, yung yun yung number 3. Tas number 4, asan na yun? Tas number 5. So ayan guys, ulitin ko ulit yung araw na to, bandang front. So ayan, front siya. So next natin mga kasingkit, ilagay ito yung piston. So ayan, ilagay natin yung piston. So before natin ilagay yung piston mga kasingkit, turo ko muna kung paano natin siya simbolin. So ayan mga kasingkit, so ito guys, ito yung piston kasingkit. So ito yung front nya, yun front. So yung front rin ng ano, ng connecting rod, ito siya. Ito yung align niya. Front. Pag wala to guys, pag hindi nyo ano, andito rin. So nakaganyan 'yan. Yan. So nakaganyan 'yan. Yung guide ninyo guys, ito. Makikita ninyo 'yon. 'Yon yung front. Front yan. Kasi may sinyal-sinyal to pag nilagay ninyo sa piston. Dapat yung front dun rin siya. So ayan yung front nya. Yan yung guide nyo. Tapos ito rin yung guide ninyo. Yan. So pag ganito yung front nya guys, so ito rin yung front. So ito yung front, ganun lang siya. Ganun yun lang siya. So ayan, front na yan. Front to, tapos front rin yun. Ito. Yung iba aro. Aro yung front nya. Yan. So ganyan siya. So mga kasingkit, ito nagpalit kami ng bushing. Ito. Piston pin bushing bago. Tapos bago rin yung ano, yung piston pin nya. Pero yung piston guys, binalik namin kasi ayos pa naman. Ayun siya. Steel groove pa siya. Ayan. So binalik lang namin yan. So yung ano, inasimbol ko na yung tatlo. Ito lang yung dinimo, hindi ko pa inasimbol para at least makita ninyo. So ayan siya guys, ganyan siya. So bago nyo ilagay mga kasingkit yung ano, lagyan muna natin siya ng pangpadulas. Yun. Tapos ilagay lang ninyo yung pin. Pasok nyo siya rito. Yan. Ayun siya, yan. Yun siya.
Tapos ito rin makakasingkit, lagyan nyo rin ng langis yung bushing. So ayan, ayun. Tapos guys, ito yung front, ito yung front nya, ito. Tapos yung front nya rin doon. So ganun lang siya. I-ganin nyo, i-align nyo lang sa front. Tapos pag ganyan lang siya, pag nalagay, oh ayun, nalagay na, mga kasingkit yan. So yung front, front, tapos front, ayun. Tapos pag ano, lagay nyo na lang yung lock. Yun. So ganun lang siya. So ulitin ko ulit, front, may nakalagay na Isuzu, tapat nyo lang siya rito sa front. So ayan mga kasingkit, tas baliktarin natin yun, lagay na yung piston ring ulit. So ayan mga kasingkit, bali nagpalit kami ng liner. Tapos yung piston ring na nilagay ko, 0.25 siya. So, nagkikil ako, mga kasingkit. Tapos yung sukat na nilagay ko, yung ito, yan, number 4, pag nakikita ninyo, yan. 10mm. Yan, 10mm. Tapos ito, guys, yung 10mm, 4 siya. No. 4,000. Yun, 004. Yun. 004, 10mm. Yan yung ginagamit ko sa dito, sa first ring. So, yun yung pinagsusukat ko. So, ayan siya, guys. 4. Tapos, ito naman, yung sa second naman, ito siya. 10mm. 005. Oops. Ayan, 005, 13mm pala, sorry, 13mm, 005, yung ano, yung sa second, ito yung second groove. So ayan siya. Yun. Ayan. Tas mga kasingkit, yung oil ring, yung last. So ayan yung oil ring, ito siya. Tres naman siya, tres. Yung tres ay 00, ay 003, tapos 8mm. Asan nga eh? Medyo ano, kita man nung makita. Ipindot mo. Ayun. Pindot mo. Sige, yung pindot naman. Hindi makita yung number ah. Basta 003, 8mm. Tres. Yung ito, yung sa oil ring. Kaya ganyan, oh. Manipis, bas manipis. So, yung oil ring guys, yung nilagay natin, 8mm. O kaya 003. Tapos yung second groove, 10mm. O kaya 004. Tapos yung ito, yung first ring, 13mm or 005. So ayan mga kasingkit, yan yung nilalagay ko ng mga clearance. So nag-ubot, hindi ako nag-standard guys. Kasi pag standard, mas lalo rito sa mga Isuzu, ano siya, aabot siya ng 12. So yung inaano ko mga kasingkit, nag-uubres na lang ako. So ilagay natin yung piston ring dun sa piston. So mga kasingkit, ilagay natin yung ano, yung piston ring. So ganyan yung paglagay. Ito, yung end gap, end gap nya,
i-ganito nyo siya. Pag ganun. Tapos, ipasok nyo lang yung dugtungan. So, yung end gap niya, dito siya. Dito banda. Tapos, ganyan siya. Tapos, yung oil ring, ano, mga kasingkit, ito walang number kasi eh. Baliktaran to, guys. So, yung end gap niya, ito yung end gap, dapat dito rin siya. Yan. Kasi yung end gap ng oil ring, andun siya. Dun. Ayun. Ayun siya. So, dapat nakaganyan yan. Relax mo lang. Tapos, ilagay rin nyo to. Ay, okay na, nag-aroon lang mukha. So, ganyan. Yan. Naka-vice versa siya. Sakto, ti-vice versa niya. Sabot. So, ganyan. 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 Yan. Tapos, yung chicken. Guys, pag nag-like kayo, yung number always on top. So, ito yung ano, hindi siya gaano makita eh. Basta always on top. Tapos may naka, yan, yun, second. 2N, sabi, second ring. So, always on top yung ano, yung ilalag, yung paglagay ninyo. Kasi pag nabaliktad yan, wala na. Magkukonsume yan ng langis. O, so, yan. Tapos ito rin guys, yung top ring. May 1N rin na nakalagay. Sus, hindi makita. So, ayan, basta yung ano, always on top. Ayan yung number niya. Ayan, 1N. So, sa taas rin siya. Okay, yan mga kasingkit. So yan, pag patapos na tayo sa piston ring, ano nga, dyan connecting rod ta. Connecting rod bearing. Ito naman yung connecting rod bearing. So standard rin siya guys, kasi standard yung ano natin, standard yung crankshaft natin, si Gunyal. So yan. So ito guys, kahit baliktaran yung paglagay ninyo, kasi walang butas. Wala siyang butas, so kahit saan, cup man o dito sa ano, sa rad. Kahit baliktaran yan guys, kasi wala siyang butas. So mga kasingkit, tawag doon, yung piston ring settings ko, ganito sa akin yung ginagawa ko. So, ito yung front. Yung front, yung sinabi ko kanina. So, yung first gap, dito ko siya, dyan. Dito. Tapos yung second, iyon. Ito guys, yung second, ito siya, ito. Dito naman siya nakatapat. Ayan. Tapos yung first, doon rin siya. So, ganyan siya guys. Ito yung, kahit pwede rito, pwede rin hanggang dito. Huwag lang doon, tsaka huwag dito. So, dito ko siya nilalagay, guys. Pag napansin nyo, ito yung oil ring. Yan yung oil ring. Ito yung second groove. Ito. Ito yung first groove. At least may pagitan siya.
kahit magkatapat yan guys, kahit nagka-align yan, meron siyang stopper. Ito yung stopper niya. Yan. Kahit siya. Tapos yung second, andito siya sa kabila. So yan guys, dito siya. Yun, nakatapat rin siya dito. Basta wag niyong itatapat dito, pwede lahat dito. Basta, pwede lahat, basta wag lang matapat siya dito, dito, tsaka dito. So, yan guys yung ginagawa ko. Pero bago ko isettings yung ano, mga kasingkit, nilalagyan ko muna siya ng pangpadulas ulit. Yan. Tapos ginaganon ko siya. Ayan. Ayun. Hanggang sa bumalik sa dati niyang pwesto yan. Ayun. So as usual guys, yung oil ring doon. Yan. Yung second rin dito sa kabila. Tapos ay bumanog. Yan. Ganyan siya guys. So ayan. Yan siya. Yun. Tapos yung second andun sa kabila. Ayun. So ganyan lang guys. Yan. Yun. Tapos nilagay na natin yung ito. So ito guys, ito yung end gap nya. Pag nilagay ko yan guys, dito ko siya tinatapat. Huwag nyong itatapat doon sa may butas kasi baka pag hinigpitan nyo, dadaanan niya, ano, iikot yung piston ring. So ito yung end gap. Yan, ito. Yan. So pag ito yung end gap niya guys, ganyan lang siya, dito nyo siya itatapat. Ayun. Tapos pwede nyo lang higpitan. So yan mga kasingkit, tapos ganun nyo lang siya para yun, tapos higpitan ulit ninyo. Ayun. So ganyan yung itsura mga kasingkit. Tapos dito naman sa journal, bago nyo ipasok, nakaganyan siya. At least nakaganyan siya. Para pag itutula yung piston, dito yung connecting rod. Kaya ang ginagawa ko, pinagsasabay ko yung number 1 tsaka number 4. Tapos pagkatapos nyan, iikutin ulit. Dito ulit siya. Number 2 tsaka 3. So unahin. Yung number 1 yung ilagay natin, kaya ganyan yung position. Ayan. Ayan. So ito yung number 1, number 2, number 3, number 4. So ganyan siya mga kasingkit. So ipasok na natin. Pinunas mo natin tissue. Tapos lagyan natin ng ano, huwag yung kalimutan na lagyan to ng konting langis. Tapos dito rin sa may bushing lagyan ninyo. Ayan. Pas importante yung bearing.
baka makalimutan ninyo. Lagyan na lagyan nyo to bago nyo siya ipasok. So ganyan guys. So pag nagpasok kayo ng piston, ito yung front. Yung sinasabi ko kanina, front. So ito yung number 1 nito sa may bandang crankshaft. So ganyan yung itsura. Front, dito rin, yun yung front. Ayun, ipasok lang ninyo. Tapos pag dahan-dahan lang guys ah, pag pinapasok ninyo, huwag yung bigla. Ganyan lang siya. Ayan. Ayun, pumasok na. Tapos pagkatapos nun, yung cup. Yung cup naman niya. Ayun. Tapos lagyan nyo rin ng langis. Para pag inikot, hindi magagasgas yung bearing. Ayan. So mga kasingkit, yan. Pag naglagay kayo yan ng ano, yung cup niya. So ito siya guys. Ito yung lock. Lock yan. Dito rin may tatapat yan. Ayon yung lock sa may crankshaft banda. Ayan. Yan rin yung lock. Kaya ang style niyan, ito rin yung lock, magkatapat yan. Yan yung lock niya. Magkatapat yan. Yun yung lock. Pag ganun siya. Lock to lock. Yun. So, next na natin. Salpak na natin yung mga ano. Kasama niya. Thank you.
So mga kasingkit, nailagay na natin yung piston. So next natin na gagawin, hihigpitan natin yung ano, yung connecting rod bolt. So ito siya sa dalawa, itong nilagay natin, tapos ito siya. Ito. So higpitan natin siya yung ano, torque nito mga kasingkit is 50. So 50 siya. 50 yung torque natin. Ayan. Yan. Yun, 50 lang siya. Ayan. 50. Yun yung 0. Nakatapat sa 50. So, higpitan natin. So yan mga kasingkit, nahigpitan na natin siya ng 50. Tapos iukutin natin. Yan. So ayan, pwede na yan. Tapos ano natin, luwagan ulit natin. Alisin natin tag-isa. Check natin kung may sayad, kung may gasgas. Para kung walang gasgas, diretso na ano siya. Final. So, ayan. So, guys, unahin muna natin yung ito. Tapos, next, ito. Ayan mga kasingkit, wala siyang ano, ayun, malinis. So pag ganyan mga kasingkit, okay yan. Oh, malinis siya. So same, pare-parehas yung gawin natin. Check natin sila lahat. Suswalagan ninyo ng langis para at least swabe. Ayan. So, isuli natin. Thank you.
So ayan mga kasingkit, ayos na. At least ano siya, na-check naman natin lahat, walang sayad. So ayos yung pagkalagay natin. Tapos guys, ang yano ko sa inyo, ito yung front na sinasabi ko na isa. Ito yung sa may crankshaft. Crankshaft sa may pulley. So, lagi nyo rin i-check para sigurado. Pag chinik nyo to guys, front, dapat galawin nyo to. Pag gumagalaw to, okay yan guys. Kasi clearance na yan. Pero pag hindi gumagalaw yan guys, may diferensya. Mahigpit yan. Kailangan mag i-plastic gauge natin para makita natin yung sukat. Pero pag ganyan guys, at least okay yan. So yan guys, oh, yun yung kinicheck ko. Yan. Palagi kong inano to ginagalaw. Pag tapos na akong mag-torque, makikita nyo naman guys, gumagalaw siya. Okay yan. Yan. Kasi clearance na yan. Yan. So, ikot-ikot ko rin guys. Tapos, i-check ko ulit kung nasa tama siya. Kasi mahirap na. So, ayan. Yun yung ano natin. Yun yung front. Tapos, ito rin yung front. Yun. Tapos, galaw nyo ulit. Yan. Gumagalaw siya. At ito, gumagalaw rin siya. So, ayos yan. So, ayan mga kasingkit. Tapos na tayo sa paglagay ng ano, ng piston. Tapos sa connecting rod.